Si Delia Mahga ay ang domestic helper na pinatay sa Singapore sa edad na 35 noong May 4, 1991. Kontrobersyal ang kaso ng pagkamatay ni Delia dahil may dalawang bersyon ang kwento. Una, ang Singaporean employer ni Delia na si Wong Sing Kiong ang pumatay sa kanya. Pangalawa, ang kapwa Pilipino at domestic helper na si Flor Contemplacion ang may kagagawa ng krimen dahil di umano, may lihim itong inggit kay Delia. Noong April 6, 2023, ay nagpa-unlock ng isang interview mula sa isang lokal na portal ang dalawa sa anak ni Delia na sina Roldan at Ronald sa kanilang tahanan sa Barangay San Benito, Victoria, Laguna para maibahagi ang tungkol sa napakasakit na pagkamatay ng kanilang ina sa Singapore 32 years na ang nakalilipas. Ang kabuhayan ni Roldan, 46 years old, at Ronald, 43 years old, ay pagsasaka at pangingisda sa kanilang bayan sa Victoria, Laguna. Kailangan ng sambayanan na maunawaan ang saloobin ng mga naiwang kamag-anak ni Delia sapagkat ang pagkamatay niya ang naging dahilan kung bakit si Flor ay kinikilala bilang isang bagong bayani, bagamat may mga kontrobersyal na aspeto ang kanyang kwento kaugnay sa mga imbestigasyon at salaysay ng mga saksi. Isang masakit na katotohanan ang ibinahagi ng magkapatid na Roldan at Ronald. Bagamat nangyari ang pagpatay sa kanyang ina noong May 4, 1991, noong 1995 lamang ito unang naungkat at napag-usapan sanhi ng hatol na kamatayan mula sa korte sa Singapore kay Flor, ang pangunahing akusado sa krimen na nagdulot ng malalimang pag-usisa sa buong mundo. Ani ni Roldan na 14 years old lamang nang mamatay si Delia, ay mabait at napakasipag ng kanilang ina. Apat na taon na umano si Delia na nagtatrabaho sa Singapore nang mangyari ang pagpatay sa kanya. Dagdag pa niya, uwi na dapat ang kanyang ina noong Mayo 5, taong 1991, ngunit pinatay siya isang araw bago ito uwi noong Mayo 4, 1991. Excited daw silang lahat sa pag-uwi ng ina at ang tiwi niya sana ang susundo sa kanya sa airport noong Mayo 5, pero Mayo 15 taong 1991 na nang nakauwi sa Pilipinas ang ina na isang malamig ng bangkay. Habang ang burol ni Flor ay dinaluhan ng maraming tao, pati ng mga personalidad at politiko, sinabi ni Roldan na wala ni isang politiko ang nagpahayag ng pakikiramay sa kanilang pamilya nang iuwi ang katawan ng ina. Noong dekada 80 at 90, hindi pa kapanahunan ang mga cellphone, kaya bukod sa mga recorded voice tape, wala nang ibang paraan ng komunikasyon kay Delia ang kanyang asawa at tatlong anak. Gayunpaman, malinaw sa alaala ni Roldan at Ronald na personal nilang nakilala si Flor Contemplacion nang minsang pumunta ito sa kanilang lugar. Ito raw ay naging close friend ng kanilang ina. Sa investigasyon ng Singapore Police, nalaman nilang si Flor ang responsable sa pagkamatay ni Delia at pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkamatay ni Nicholas Huang, ang 3 taong gulang na batang lalaki na may epilepsya na siyang binabantayan ni Delia. Ayon sa mga magulang ni Nicholas, nadiskubre nila ang bangkay ng bata at nangyayan ito sa kanilang tahanan sa Gangsa Road, Singapore noong ika-4 ng Mayo 1991. Dahil walang sumalubong sa kanila nang sila'y pumasok, sinuri nila ang bahay at natagpuan ang kanilang 3 taong gulang na batang anak na umiiyak sa kwarto ni Delia. Nakita rin nila ang isa pang anak na lalaki na nakahiga sa sahig ng CR na ang ulo ay nasa loob ng balde. Sinasabing nasa tabi ng bata si Delia na may lubid na nakatali sa kanyang liig. Iniulat na nalunod ang bata at namatay naman sa pagkakasakal gamit ang lubid si Delia. Nang dakpin si Flor, inamin niyang siya ang gumawa sa krimen. Sa loob ng 4 na taon niyang pagkakakulong, hindi niya binago ang kanyang pahayag hinggil sa nagawang krimen. Subalit nagkaroon ng ibang anggulo sa kwento nang lumitaw si Virginia Parumog. Si Virginia ay isang kababayan nating nakakulong sa Changi Women's Prison and Rehabilitation Center at sila'y nagkasama ni Flor sa iisang selda. Sa kanyang sinumpa ang salaysay, ibinunyag ni Virginia na napilitan lamang si Flor na akuin ang krimen. Bukod sa tino-torture daw di umano si Flor ay may pinapainom din sa kanya na gamot kaya't tila nawawala ang kanyang katinuan tuwing siya'y bumabalik sa kulungan matapos ang mga pagtatanong.
Di naman tinanggap ng Singapore Police ang kwento ni Virginia, pati na rin ang impormasyong ibinahagi di umano ni Flor sa kanya, na ang employer ni Delia ang tunay na may kasalanan. Sa kanyang kwento, ipinalabas na ang ama ng bata na si Wong Sing-kyong ang gumawa ng krimen. Ayon sa alegasyon, nagdilim ang paningin ni Wong nang makitang nalunod sa timba ng tubig ang kanyang anak, na sanhi ng kapabayaan ni Delia. Pero hindi gaya ng kanilang ama na namatay noong 2017, naniniwala ang magkapatid na sina Ronald at Rodan na si Flor ang tunay na pumatay sa nanay nila. Anila, may kaibigan daw ang kanilang ina na nanggaling sa Singapore at nakiramay sa kanila. Sinabi raw nito na si Flor talaga ang pumatay sa kanilang ina base na rin sa diary ni Delia na kung saan ay nagkaroon di umano sila ng di pagkakaintindihan ni Flor. May pagkatomboy rin daw si Flor at malaking babae, samantalang ang kanilang ina ay maliit lang, kaya naniniwala sila na kayang gawin ni Flor ang pumatay. Iba naman ang pahayag ni Marceliano Maga, ang kapatid ni Conrado na asawa ni Delia. Siya ay kasalukuyang naninilbihan bilang kapitan ng barangay ng San Benito, Victoria, Laguna. Naniniwala siya na ang Singaporean employer ng kanyang hipag ang gumawa ng krimen. Anya, hindi naman daw siguro aabot sa pagpatay at dinamay pa ang bata kung sakaling meron man silang hindi pagkakaintindihan ni Delia. Nagkataon lamang raw na pumunta si Flor kina Delia para magpadala ng package dahil nalaman nito na pauwi si Delia ng Pilipinas. Tinanong rin daw ng among lalaki ni Delia si Flor kung magkakilala silang dalawa. Ilang araw pagkatapos noon, ay nabalitaan na lang nila na si Flor na ang naging suspect sa pagpatay. Nakabigti, nakagapos ang mga kamay at paa, at basag ang bungo ni Delia nang masuri ito at di siya naniniwala na kayang gawin iyon ng isang babae. Kumbinsido si Roldan na hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang ina. Diin niya, epekto ng politika kaya parang si Flor ang lumalabas na biktima. Wala umanong pumansin sa kanila nang mamatay ang ina noong 1991 at may lumapit lang sa kanila na mga politiko noong 1995 nang bibitayin na si Flor. Bagamat malungkot ang mga pangyayari kina Flor at Delia, nagbigay ito ng kamalayan sa marami tungkol sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga OFW sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Naging inspirasyon rin ito upang magkaroon ng mga batas na naglalayong pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng bawat OFW, ang mga bagong bayani na umaalis ng bansa, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kabutihan ng kanilang naiwang pamilya. Kung nagustuhan nyo ang ating episode ngayong linggo, maaari po lamang na mag-like at mag-subscribe para maging updated kayo sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat po!